Wala pang gumagalaw dito, no? Wala pa po. Ano yung gusto mong i-ano ko? Demo. Yung ano na lang, sir, yung... Ito na lang, sir, yung sleeper. Ay, hindi, hindi. Yung coconut na lang, sir. Yung? Yung coconut tree, sir. Yung puno na lang, sir. Ah, coconut to? Sige. Kulang ka ng ano, yung parang hati-hati, yung... Okay. Yung ganito? Or wala ba talagang ganun to? Talagin ako dapat, sir. Kaso lang naka-gradient. Hindi ko alam kung paano gawin. Ikaw eh. Nag-gradient-gradient ka eh. So, naka-symbol naman. Graphic. Very good. Double-click. Okay. Graphic bawat part. Distribute to layer. Right-click. Distribute to layer. Okay. So, bago i-animate ito, make sure na yung pivot, ito, yung center ng rotation, ilagay nyo kung saan dapat siya nakapwesto. Kung hindi, dun siya gagalaw. So, ito, ipepwesto ko dito kasi dun siya naka-attach. Para pag pinagalaw to, ganun yung movement niya. So, i-move nyo lang yung bilog na yun kung saan siya gagalaw. Ay, ano to? Coconut to? Bakit kulay blue? Ha? Yun, sir, sumusunod na ako sa may color palette. Color palette? Yan, sarap. Kulay blue na coconut? Sa bagay, blue din yung dahon mo. Sige, balak. So, iwahiwalay na. Hindi mo na kailangan i-layer tong mga ano ha. Pero sige. So, hiwa-hiwalay. So, duration, halimbawa 100. So, F5 hanggang 100. Tapos, planuhin nyo kung ano yung pagkakasunod-sunod ng mga lalabas. Halimbawa, unang lalabas itong stem. Ito siya. So, itong mga to, i-atras ko muna. So, highlight. Click hold para ma-highlight. Para ako yung gumagawa ng box. Ganyan, no? Dito sa timeline, gumagawa kayo ng box. So, click drag. Pero ang gagawin ko kasi, isang helera yung pipiliin ko. Ganyan. So, click hold para gumawa ng linya. So, yun yung ginagawa ko dito. Click hold para ma-select ang mga to. Pag naka-select na, tsaka niya yung move. So, yung chronologically, yung una yung stem. Next, yung mga dahon, huling-huli itong coconut. Medyo magkalayo sila. Sige. So, ganyan. So, kung titingnan nyo siya, parang frame by frame. Ito yung unang lalabas. So, iusag ko lang konti. Ganyan, ganyan, ganyan. Nagets niyo naman to class, no? Yung frame by frame. Alin yung unang lalabas, alin yung mauli. Sino yung nabilisan doon? Or medyo hindi na nakuha? Pwede ka naman ulitin. Okay, sir. Alin yung part na hindi mo nakuha? Paano nausog? Ang bilis po kasi. Sige. Pero ito, naiintindihan mo pa to, ito. Yung dinistribute to layer. Apo, sir. Ayan. Yung sa pagpapag, ano po mismo. Tapos yung pag-uusog nitong mga pivot. Apo. Okay pa yan. Ang ginagawa ko kasi, ito, pinaplano ko lang, alin yung unang mga lilitaw. So, based dito, ang pagkakaplano ko, ito unang lilitaw, tapos, ganyan, tatlong grupo. Ito una, lilitaw yung mga dahon nun, tapos lilitaw yung prutas. So, ganun ko siya pinlano. So, dito, sa frame, ito yung unang lilitaw, yung trunk. So, siya yung unang dito sa una dyan. Next, itong mga dahon, sineselect ko lang para makita ko, ayun, yun yung mga dahon. Pwede akong gumawa ng palatandaan temporarily para lang ma-check ko na ito yung mga layer ng mga dahon. Para kapag inusog ko siya, sineselect ko lang naman. Select, naka-highlight, tapos iusag ko. Select, naka-highlight, and then
idadrag ko. Tapos last one, itong dalawang prutas na to. Select, drag, select, drag. Yon, nakuha mo na yan? Opo, sir. Ito, may sumobra dito, so shift F5 or remove frame. Ayan. So, kung papanoorin nga natin siya, enter. Ganon. Para na rin siyang animation eh. Wala nga lang, ano, in between. Parang isa-isa lang siya nag-a-appear. Pero at least nandun na tayo sa timing. So, una to, itong trunk. So, i-animate ko na siya. So, ang gagawin kong animation niya, mula sa ilalim, magiging gantong normal na size. So, yung point B, keyframe ako dito, insert, keyframe. Tapos, itong point A, yung i-edit ko. Itong unang-unang keyframe. So, i-resize ko siya mula dito sa baba. Problema, sa center, siya nagre-resize. So, diinan ko yung alt, alternate, alt sa keyboard para dun siya mag-umpisa. Problema, hindi center itong ano eh. Ganyan. So, mula dyan, gaganyan. Try natin. Classic twin. Problema, na-flip ko. Ayan. So, ganyan. Tapos, ease out. Itong ease in, lalagyan ko ng 100. Click and drag lang yan, pataas. So, meron akong ganung movement. Okay pa? Tapos, dito naman sa dahon, mag-a-appear siya. Pero, iyan ako siya, step by step, sa pose to pose na to. So, mag-set muna ako ng keyframe dito sa mismong pose niya. Keyframe, keyframe, click hold, keyframe. So, meron akong dalawang keyframe. Ang gagawin ko, i-atras ko siya pataas muna. Ah, bakit ka nandyan? Hindi ko nausag yung pivot. Wait lang. Usag ko muna pivot nito. Tapos keyframe, and. So, dito, iaangat ko muna siya, ganito. Bago siya bumaba ng ganyan. Ito rin. Iaangat ko. So, ganyan yung movement niya. Gagawin ko, bago umangat ng ganyan, maliit muna. So, keyframe dito. Keyframe. Keyframe ulit dito. And then, yung keyframe before. So, bago tong pose na to. Dito. So, tatlong keyframe na yan, ha. Nakataas. Tapos, yung normal. Tapos dito sa unang-una, naglagay ulit ako ng keyframe para paliitin silang lahat. Tapos lalagay ko siya doon. So yung animation niya, mula sa maliit na ganyan, lalaki, and then pepesto. Okay tayo doon? Nakuha nyo? Sa maliit, hahaba ng ganyan, and then babagsak. Tapos lalagyan ko lang ng overshoot. Cushioning, keyframe, keyframe, keyframe ulit. Probably isa pang keyframe. Ano na lang to? Dagdag sa principles ng animation. So, bago siya pagbagsak niya, yan ako, isosobrahan ko. Ganito. Para mag-bounce yung pagbagsak niya. Ito din. Tapos ito, babalik sa normal, pero umangat konting-konti lang. Para lang bumabagal yung movement niya. Ganyan. So kapag inanimate, pag pinanood natin yung frame by frame, ganon. Hindi nagsettle tong isa. Sino to? Ako lang ng keyframe.
Baliktad. Ito pala dapat yung mataas. Yon. Yon. Nakikita nyo, kahit frame by frame pa lang, meron na kayong preview ng ano. F6. Yung F6 yung right click. Pag ni right click nyo naman, eto, F6, F5, F6, F7. Yun yung mga shortcut ng insert frame, insert keyframe, mga ganon. And then, lastly, lalabas tong mga to, tong coconut. Pero siguro after na ng animation ng dahon. So, banda rito siya. And, siguro dahan-dahan na lang siyang lalaki. So, itong point A, yun yung maliit. Ganyan. Tapos lalaki siyang ganun. Pwede namang umalog, konti lang. So, nag-set ako ng keyframe para meron akong gagalawin. Ganun. So, kapag nakaset na yung mga frame by frame na yun, pwede nyo nang lagyan ng ano, ito, tween, classic tween, classic tween, classic tween. Ito rin. So, pag pinanood nyo, ganun. Pero syempre, may kulang pa to. Siguro, ease out dito sa pag-settle para hindi matigas. Tapos, masyado lang ano, patagal yung delay. Tapos, offset. I-offset ko to. Mamaya na yan. Pwede yan mamaya. Ang ginagawa ko kasi paano siya tagdan. Mag-appear. Tapos i-offset ko lang to. May mauna, may mauhuli. O yan, pag nakasettle na ng ganito, tsaka mo i-animate yung plano mo. So, keyframe ulit dito. Keyframe. Kung ilang keyframe man kailangan yan. So, limbawa, magbaback. Ganyan. Babalik sa normal. So, i-duplicate ko na lang to. Naka din yung alt and then drag para ma-duplicate.
Itong mga to kasi, hindi, ito na lang. I-advance ko to. Kaya lang, sa point na to, yung isa yung gagamitin ko kasi kailangan ko ng motion pad. So yung motion tween ang gagamitin ko dito, hiniwalay niya. So lalagay, ito rin, motion tween. Yung normal. Tapos banda rito, para lang magkaroon ng ano, motion path. Ito kasing motion path, para siyang sa After Effects. Pwede mong lagyan ng curve. Para lang gumagamit ng ano, pen tool. Drag tsaka follow through. Bin normal. Tapos ibabalikan na to. Ito.
Saan ka galing? F6. Kanina pa ako gumagawa, hindi ako nagsisave ah. Nahuli. So, dapat. F6. Ayun. Medyo maproseso nga lang itong ano mo. Mas mabilis siguro to. Parang sumingal na. Pwede mo pang ituloy tong dahon. Keyframe. Keyframe. Tataas lang naman to. Tapos, i-offset para hindi siya sabay. Yun. Tingnan natin kung pwedeng lagyan ng clockwise. Pumatong pa. Depende kung nasan yung pivot eh. Sino ba to? Ah, ito. Layo kang konti. Yan. Yun nga, pag naset nyo na yung mga keyframes at animation, last na yung ano eh, pag timing and spacing para lang tama yung timing. So parang ano na lang yun, fine tuning na lang. Sir, motion classic yung nilagay nyo dun sa motion path nung coconut, di ba? Hindi, hindi. Normal na motion yan. Normal na motion tween. Motion tween, okay. Etong ginagamit natin yung classic. Ano, classic. Kasi nga, yung classic kasi mas madaling intindihin kasi isang keyframe lang siya. Ang problema lang dito sa normal na motion tween, hiwa-hiwalay kasi yung keyframe niya. Tingnan nyo, view keyframe. Nakahiwalay yung position, scale, skew, rotation, color. So baka kasi malito kayo dito. Ako, nalilito ako dito. So, kaya hindi ko siya ginagamit. Kasi pag tiningnan nyo yung graph niya, may graph ba dito? Motion. May graph dito somewhere. Pero yun. Ano pa?
Okay na. Hanggang anong frame yan? Eh, naka-share namin yung sa drive yung mga gawa niya, so pwede niyong i-view tong mga files na 'to.